Matapos yung manalo ng dalawang games dito sa NBA Finals ng Boston Celtics, ngayon ay tatawid na sila dito nga sa home court ng Dallas Mavericks. Ngayon ay dalawang panalo na lamang ang kanilang kinakailangan para nga makuha ngayon ng NBA Championship. Ang tanong ngayon ay paano nga ba makaka-bounce back ngayon ng Dallas Mavericks lalo't na sa momentum na ngayon ng Celtics. Umabot na sa Game 2 at hindi pa rin dito nasusolusyonan ng Dallas Mavericks kung paano nila matatalo ang Boston Celtics. Itong Game 2 kasi tinalo sila nito sa final score na 105-98. Pero so far no, ito yung mga okay na ginagawa dito ng Dallas Mavericks. Unang-una dito yung pagbantay nila kay Jason Tatum, kung saan kapansin-pansin no, nalimitahan talaga nila dito yung scoring ability nito ni Tatum. 16 points itong Game 1 at 18 points naman itong Game 2. Pero yun nga no, ang sikreto kasi dito ng Boston Celtics na kahit maging maalat dito ang laro ni Jason Tatum, ay napakarami pa din mga key players dito para sa Boston Celtics. Case ngayon sa NBA Finals ay nandito sila Derek White, Jaylen Brown at Kristaps Porzingis. Habang hinahanap pa rin dito ng head coach na si Jason Kidd ang solusyon para dito ay kasulukuyan nag-relay pa rin sila dito sa kanilang star player na si Luka Doncic. So far kasi no, siya pa rin ang pinaka-consistent dito sa kanilang koponan na nag-a-average ng 30 points sa game. Totoo niya no, mas lalo pang gumanda yung laro niya nitong game 2 dahil nakapagtala pa siya ng 11 rebounds, 11 assists with 4 steals. Pero gaya nga na sinabi dito ng mga NBA analysts na hindi talaga kayang isolo carry dito ng isang player ang NBA Finals. Kailangan niya talaga dito ng katulong ang second star player dito ng Mavericks ay hindi pa rin ganun talaga nararamdaman. At ito nga yung walang iba kundi si Kyrie Irving. So far no, ibang iba pa rin talaga yung laro dito ni Uncle Drew sa game 1 at game 2. Itong game 1 nakapagdala lamang siya ng 12 points, 0 out of 5 from the 3 point line, at itong game 2 naman 16 points with 0 out of 3 from the 3 point line. So far no, dito sa NBA Finals ay wala pang naipapasok na tres dito nga si Uncle Drew. Which is hindi talaga magandang sign para nga dito sa ikalawang inaasahan dito ni Luka Doncic. Kahit na nga pagsamasamahin pa yung tulong dito nila PJ Washington at Daniel Gafford ay kulang na kulang pa rin to para talunin ng Boston Celtics. Naman dito daw sa Game 3 ay kinakailangan dito ng Mavericks ng major adjustments dahil mas lalong lalaki ang problema kung magagawa pa nga manalo dito ng Celtics. Naman ang unang-una daw dapat mangyari ngayon dito sa Game 3 ay magkaroon ng mga easy baskets dito sila Kyrie at Luka. Doon magiging malaking challenge nga din daw to para kay Luka Doncic dahil hanggang sa ngayon sa kanya nakafocus ang depensa dito ng Boston Celtics. Kung mapapansin natin no, puro top shots sa mga ginagawa dito ni Doncic. Pakilaking credits to para sa head coach ng Celtics dahil hanggang sa ngayon ay alam nila kung paano pigilan itong Mavericks. Yan naman ang pinaka magiging malaking improvement daw dito ay kung mag-i-step up itong sila PJ Washington at itong si Derek Jones Jr. Dahil itong past few games, these two starting wings ay tumitira lamang ng 2 out of 13 from beyond the arc. Naman kung mananatili daw ganito ang shooting ng dalawang to, ay malabo talagang mangyari na manalo sila kontra dito sa Boston Celtics. Walang duda na mas doble ang kayang gawin dyan dito ng Celtics. Key adjustment talaga yung ginawa dito ng Celtics dahil nabawasan nila yung percentage ng shooting dito ng dalawang player na to. Dahil kung titignan no, itong Western Conference, itong si Derek Jones Jr. shooting 5 out of 6 from beyond the arc. Samantalang itong si PJ Washington naman 12 out of 28. Yan daw ang mga bagay na dapat improve dito ng Dallas Mavericks kung gusto nilang manalo dito sa Game 3 kontra dito sa Celtics. Para naman dito sa Boston Celtics no, so far so good naman ang kanilang ginagawa dito. Kinakailangan na lamang nilang i-maintain kung ano nga ba yung nagawa nila dito sa Game 1 at Game 2. Dahil ito yung nagiging effective para sa kanila. Dahil magiging game changer talaga no, kung makukuha pa nila itong game number 3.